So mga tol, kakatapos nga lang po ng laban sa pagitan ni Joet Gonzalez versus Isaac Dogbay, panalo nga po si Isaac Dogbay via split decision. Maganda nga po ang naging laban ng dalawa. Pinakita nila ang lakas nila hanggang sa sukdo lang round 10. Ngunit nang ibabaw pa rin sa mata ng judge itong si Isaac Dogbay at binigay sa kanya ang panalo. Kaya naman, si Dogbay na po ngayon ang champion ng International WBO belt sa featherweight. Umabanti nga po ang record nito sa 24 wins and 2 defeats. Samantala naman si Joet Gonzalez, bumagsak ang record sa 25 wins and 3 defeats. Isang magandang pagbabalik ito para kay Dogbay mga tol. Lalo pat ang laban na ito ay tungo para sa muling laban niya sa world title shot. Sa kabilang banda naman mga tol, masamang balita na naman po para sa ating mga Pinoy boxing fans, sapagkat isang Pinoy na naman po ang natalo kagabi sa bansang Japan. Ito nga po ay si Jonjon Estrada. Tinalo po siya ni Kiyonosuke Kameda via unanimous decision sa kanilang 8 rounder bout sa timbang na featherweight. So mukhang hindi nga po maganda ang nangyayari sa ating mga Pinoy boxer. Sunod-sunod na tinatalo nga po ng mga pambato ng hapon ng mga Pinoy. Bukod dyan, 6 na world champion nga po meron ngayon ang bansang Japan. Ito nga po ay sina Masataka Taniguchi, kampiyon sa WBO minimum. Sa light flyweight naman mga tol, kampiyon naman itong si Enzero Tirahi, hawak na ito ang WBC. At Hiroto Kiyojoshi, hawak naman ito ang WBA super champion. Pagdating naman sa flyweight, hawak naman ni Junto Nakatani ang WBO world champion. Sa super flyweight division, hawak naman ni Kasoto Iyoka ang WBO world champion. At sa bantamweight division naman mga tol, hawak naman ni Naoya Inoue ang tatlong titulo, ang WBC, IBF at WBA Super World Champion. So ngayon lang po ulit tayo nawala ng World Champion, pero naniniwala tayo na magkakaroon muli tayo ng kampiyon at hindi pa rin papahuli ang mga Pinoy pagdating sa larangan ng boxing. Sa katunayan, mapapalaban nga po muli si Jerwin ng Kaas ngayong October 8, rematch kontra kay Fernando Martinez. Susubukan bawiin ni Angkas ang titulo na naagaw sa kanya. Naghahanda na nga po si Angkas sa pag-iinsayo at maaga nagtitraining para makondisyon agad ang kanyang katawan. Pinuntahan na nga din po ni Jonas Sultan si Jerwin Angkas at malamang neto mga tol, gaya ng dating nakagawian nila, tutulong ito para sa paghahanda ni Jerwin Angkas at paghahanda din niya kung sakaling meron din siyang laban. So mga tol, anong masasabi mo dito? Hanggang dito na lang. Salamat.